Dahil nga meron akong gusto sa puso ko na gawin, kailangan ko siyang, alam niyo yun, feeling na kailangan niyo siyang i-achieve sa sarili niyo para masasabi mo talagang contented ka na sa buhay mo. Which is parang na-feel ko naman yun. Ah, iiyak ako. Ano ba yan? God's perfect time. Ibibigay yan sa'yo ni Lord pag meant to be talaga na para sa'yo. Hi mga sis! Welcome back to my channel! And for those who are new to my channel, my name is Christine Joy. I'm an OFW pharmacist here in Dubai, UAE. Okay, so ang video natin ngayon, Tagalog siya. Kasi parang hindi ko kanyang feel mag-English. So dahil nga nagbisita ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe mo na rin. Kita mo dyan yung kulay pula na subscribe dyan. Pakipindot po. And click nyo rin yung bell button para updated kayo sa mga bago kong upload. So ano nga ba yung laman ng video natin? Ang laman ng video natin ngayon ay chika ko sa inyo kung paano ako naging pharmacist dito sa Dubai. Yes, ma'am sir! How can I help you? So sa mga nangangarap maging isang pharmacist sa abroad or maging isang pharmacist dito sa UAE, tapusin mo to ang video na to. So, let's start! So ayun na nga, paano ba ako nag-start dito? Ever since kasi like in high school, diba tinatanong tayo kung anong gusto natin sa buhay, ano yung mga pangarap natin. Na-inspire ako sa mga taong ga-abroad kasi alam niyo na maraming pera sabi nila. Parang nalagay ko na siya sa utak ko na someday pupunta ako ng abroad, doon ako magtatrabaho. Yun sa yun, nag-college, hindi siya nagbago, ganun pa rin yung gusto ko. Kasi nga minsan, di ba, may mga pangarap tayo na nagbabago throughout the time. Throughout ba? Sa paglipas ng panahon. Yun. Graduate na ako, naging pharmacist na ako. Nag-work muna ako bilang isang pharmacist sa Pilipinas. So, nag-work ako sa hospital pharmacy ng 6 na buwan. At doon, nag-practice ako paano maging isang hospital pharmacist. And okay siya, nag-enjoy naman ako sa work ko. Kaso lang, one opportunity came na parang gusto ko ring i-achieve sa sarili ko na maging isang teacher. Teacher inside. So yun, nagturo ako sa college ng time na yon. And during that time, habang nag-work ako sa academic, nag-work din ako sa retail. So dalawa yung work ko. Part-time lang naman kasi yung academic. So, hindi pwedeng mag-full-time kung walang master's degree. Ganon. So, after noon, nag-full-time na rin ako sa retail. Kasi parang palagi ako napapagod. Kasi nga dalawa yung work ko. So, parang hindi na siya healthy para sa akin. So, I decided to quit the academic. Yun na yung naging trabaho ko bago ako pumunta dito sa Dubai. Nagtrabaho ako ng 2 years. Sa retail pharmacy. At I'm very thankful naman sa aking previous employer kasi ang bait naman nila. So yun, yung isa kasi sa mga requirement para maka-apply ng exam papunta dito is may 2 years experience ka. And take note, hindi naman kailangan na lahat ipasa mo, lahat ng pinagtrabahuan mo. Okay na yung isa lang. Like, sa isa na yun, naka 2 years ka naman. So, that's enough already. Hindi na kailangan ng dagdagan pa. Kasi, alam nyo, may tendency kasi na marireject yung data flow ninyo kung merong isang hindi nag-reply or merong isang hindi nila na-verify. And kung may nireject sila, magbabayad ka na naman ulit, magpaprocess ka na naman ulit. Which it will took you a longer time sa pagprocess ng inyong data flow. Dahil nga, meron akong gusto sa puso ko na gawin, kailangan ko siyang, alam niyo yun, feeling na kailangan niyo siyang i-achieve sa sarili niyo para masasabi mo talagang contented ka na sa buhay mo. Which is, parang na-feel ko naman yun, ah, iiyak ako, ano ba yan?
yun na nga, parang nung tumuntong ako dito, and then nag-work na ako, parang dun ko na nakita yung contentment. I'm gonna cry. OMG. Kasi alam niyo naman yung mga tao, 'di ba? Like na-achieve na nila yung ganito, parang hindi pa rin sila contented. So gusto pa rin nila ng mas maganda, mas mataas, ganun. Pero lately parang nung umuwi ako ng Pilipinas, yun na feel ko siya na I'm contented na of what I achieve. And hindi ko alam kung paano nangyari yun. Parang na-achieve ko na sa sarili ko na o nakapag-abroad na ako. Tayo naman lahat, meron namang next goal in life, di ba? So, meron naman akong next goal, pero hindi ko pa siya pwedeng sabihin sa inyo. I mean, hindi naman kasi pa sure na ganun talaga. Back to the story. So, nung nakatapos na ako sa work ko, I resigned my job since I want to focus doon sa aking pag-study. So, nung nag-resign ako, nagbigay ako ng 1 month para lang sa pag-study sa DHA exam ko. So, nag-resign ako noon January 5. And I took my DHA exam February 7. So, yung isang buwan na yon, hindi ako nagala, hindi ako na... Alam niyo na. Hindi ako nagagawa ng mga kung ano-ano. Kasi andun na ako sa bahay. Yan, parang focus ko talaga yung exam ko na kailangang makapasa ako kasi nga, di ba, nag-resign ako. So, nakakaya naman parang kung hindi ako makapasa. Parang yun iniisip ko that time. Nag-study ako buong buwan hanggang sa pumunta ako ng Maynila para sa exam ko. So, kumuha ako ng exam doon sa may Ateneo Graduate School. Ilalagay ko yung, ano, yung picture ng school. And actually, nalagay ko na siya sa ibang videos ko kung saan ako kumuha ng exam. Yung examination facility nila ay hindi lang para sa DHA. Lahat yun nang nag-i-exam sa abroad. Meron ding HAAD, meron ding ano ba yung ibang exam? NLEX, something ganun parang sa Amerika, yun. So, mixed yun siya. And yung exam is 2 hours all in all yung ano niya, duration. Pero, fortunately, madali lang yung nakuha kong set. And yun nga, nakapasa ako. And yung ano pa is, kasi sabi nila, within 3 days ba? And dapat may ma-receive ka ng email, which is your eligibility letter na isi-send sa email mo. Pero nabahala ako kasi wala akong may ma-receive na letter nung time na yon. So, pinatawagan ko dito sa friend ko na nandito sa Dubai para i-check kung ano ba yung process nila. Kasi nung time yun, nag-update yung system ng DHA. So, hindi na pala sinisend yung eligibility letter doon sa email. Parang yung DHA ID mo, yun na yung gagamitin nila. In case man makapasa ka, yun na yung i-activate as your license. Yun. So, yun na nga, nakapasa ako. And, yehey. Ano ba yan? So, nakapasa ako. After noon, next ko na pinrasis is yung visa ko. So, pinrasis ko na yung visa ko. Yung visa ko nga is visit visa. Yung pinsan ko ang process nung visa ko. And, yun, pinabayaran ko siya sa friend ko. Which is, ang amount noon is sa 40,000 nung time nun kasi mataas pa yung exchange eh. Pero, meron tayong isang video, recent video natin. This is the link. So, i-check nyo yan kung magkano lahat ng nagastos ko. Bilis lang naman yung pag-process ng visa. Siguro, 2 weeks pa. So, mabilis lang siya. Iba nakapasa ako ng 7. Within that time, hindi pa agad eh. Hindi pa agad-agad. So, at after 1 week pa. Kasi hindi ko pa rin agad nalaman yung result ko. And after noon, meron akong visa. So, sinend na sa akin ng pinsan ko. Kasama yung mga documents niya. Kasi pag visit visa, meron siyang pipirmahan doon na yung sponsor mo. So, na-receive ko siya March 2nd week. Binigay sa akin yung flight details ko mga 2 days before my flight.
yung final na. Umalis ako ng Pilipinas, March 22, 2019. So yun, at doon na nag-start yung mga pangarap ko. I mean, magtrabaho sa abroad. After noon, syempre, hindi naman agad-agad makahanap ka ng trabaho. So, pagdating ko, luckily, andyan yung mga friendship ko na sumundo sa akin. Pero, kung ikaw ay naka-tourist visa at wala kang kakilala dito, okay lang yan. Sanay ka naman mag-isa. So, doon ako nag-stay sa kanila kasi meron pang vacant doon na bed space. Maging ready lang kayo sa pagdating nyo dito kasi yung mga bahay dito is hindi siya kasinglaki. I mean, yung titirhan nyo, yung mismo sa inyo, hindi siya kasinglaki ng kwarto mo nung sa Pilipinas ka. Bed space lang kasi siya. And gagawa na tayo ng video about sa mga bed space and house etc. na yan. Nag-start na akong mag-apply. So, I apply through email and sa Indeed or LinkedIn. Yun yung mga site na pwedeng applyan. Ilalagay ko yung link sa baba kung anong application. Pero usually kasi gusto ng mga employer is nandito ka na sa Dubai or sa UAE. Nag-walk-in din kami sa mga ako ni Jen noong time na yon. Nagpasa kami ng mga CV ko sa mga pharmacy. Pero hindi na kasi siya recommended ngayon kasi almost na talaga through email na lang and application. Yun. And after noon, I went for interview. March 22 ako dumating dito. I started my first work on April 6, 2019. So, nag-start ako na April 6. So, nakahanap ako agad within 2 weeks. Currently, ito pa rin yung work ko. Kontra ko is 24 months. And the rest is history. Basta ganun. Marapit na siya matapos. And tingnan natin kung anong future ang bibigay sa atin ni Lord. Nakapag-bakasyon na rin ako. Parang na-achieve ko na rin yung feeling ng isang balikbayan. Yun nga lang may COVID. Kung isa-sum up ko siya, actually smooth lang lahat ng process ko. Kasi merong iba kasing nahihirapan sila. Merong na-offload sila sa immigration. Merong ibang hindi makapasa sa exam. So, yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi He always guide me all throughout my journey here in Dubai. And until now, I'm happy. I'm contented of what I achieve. And hopefully, makita-kita tayo dito sa mga nagme-message sa akin, sa mga subscribers ko. Naghihintay na ako sa inyo. At yun, sana matupad nyo rin yung pangarap ninyo. At sana malampasan nyo lahat ng pagsubok. Nahirap lang yan sa una, pero God's perfect time. Ibibigay yan sa'yo ni Lord pag meant to be talaga na para sa'yo. Yun, so maraming salamat sa nanood ng video na ito. Sana ay na-inspire ko kayo sa aking Dubai journey. At sana manood pa kayo ng mga videos ko. And sa may mga question and any clarification, comment lang kayo below and I'm very happy to entertain all your questions. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload. Bye mga sis!